isang nakakatakot na paraan para mabawasan ang timbang kung saan sinisipsip ang taba mula sa katawan at pwede nitong mapababa ang iyong timbang ng 5 kilo sa loob lang ng ilang minuto. Ang lalaking ito ay kakapanalo lang sa hotdog eating contest at bumalik siya sa kanyang sasakyan nang biglang lumitaw ang isang misteryosong halimaw sa kanyang likuran. Biglang nagkumbulsyon ang katawan ng lalaki at maging ang kanyang sasakyan ay sabay na umuga. Mabilis na lumiit ang kanyang katawan at naging parang bola na nawala ng hangin. Pagkatapos nito, sinimula ni Dean at Sam ang kanilang imbestigasyon nang marinig nila ang tungkol sa kaso. Napansin nilang bumaba ang timbang ng biktima mula 400 pounds hanggang 90 pounds at nawasak din ang kanyang mga laman loob. Kinabukasan, nangyari ang isang kaparehong kaso. Ang babaeng ito ay pinatumba mula sa likuran habang nag-eehersisyo at pagkatapos ay mabilis na bumaba ang kanyang timbang. Hinigop ang taba sa kanyang katawan at kalaunan ay namatay. Dumating ang magkapatid sa pinangyarihan at pagkatapos ng ilang eksaminasyon, may nakita silang suction mark sa biktima. Kinausap nila ang personal trainer ng biktima, ngunit hindi nila sinasadyang nakita ang kaparehong suction mark sa kanya at nakapagtataka na buhay pa rin siya. Sinabi ng personal trainer na pumunta siya kamakailan sa isang misteryosong spa na tumutulong sa mga kliyente ng madali ang pagpapapayat ng walang ginagawang pagdijeta. Gamit ang mga ibinigay na clue ng babaeng trainer, agad na pumunta sa spa ang magkapatid. Naniniwala sila na may kinalaman ang spa sa pagpatay ng dalawang biktima. Upang malaman ang sikreto ng lugar, nagpanggap sila bilang mga personal trainer na naghahanap ng trabaho. In-interview sila ng mag-asawang sina Larry at Marisa na siyang may-ari ng spa, ngunit sa kasamaang palad, iisa na lang ang bakanting posisyon sa mga oras na yon. Bilang resulta, matagumpay na natanggap si Sam bilang trainer at si Dean naman ay natanggap bilang tagapagsilbi ng pagkain. Habang nasa kusina, biglang nagutom si Dean kaya kumuha siya ng masarap na pagkain na sa harapan niya at ninakaw ang isang garapon. Hindi niya akalaing mahihilo siya pagkatapos kumain ng puding at nawalan siya ng malay. Sinubukan niyang tawagan si Sam para humingi ng tulong. Samantala, napansin ni Sam na merong mali habang nagtuturo siya ng yoga dahil ang bawat kliyente ay merong suction mark sa kanilang katawan. Sa parehong oras na ito, nagsasagawa ng cupping therapy si Marisa sa isang kliyente. Sinabi niya sa kliyente na ito ay isang tradisyonal na teknik mula sa China na hindi lamang nag-aalis ng mga toxins sa katawan, kundi nakakatulong rin sa pagpapababa ng iyong timbang. Ang disadvantage nito ay nagiiwan ito ng pulang marka sa likod. Ngunit ang totoo, ang cupping therapy ay panakitbutas lamang at ang suction mark ay dulot ng kanyang pagsipsip. Pagkatapos ng yoga class, aksidenteng nakita ni Sam si Mary na isa ding local sheriff nakakatapos lang ng kanyang cupping therapy. Dahil sa kanilang pag-uusap, nagsimulang magsuspetya si Larry sa totoong pagkatao ni Sam. Maya-maya, pumunta si Sam sa may kusina at nakita si Dean na walang malay sa tabi ng tambak ng patatas. Lumalabas na ang puding ay nilagyan ng droga. Hinanap ni Sam ang chef na gumawa ng puding at nagtanong kung bakit niya ito ginawa, ngunit tila wala ding alam ang chef sa nangyayari. Lumalabas din na ang bawat kliyente ay inaalok ng puding bago ang kanilang cupping therapy at idinagdag lang ng chef ang mga tinutukoy na supplement sa hiling nina Marisa at Larry. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, nakasisiguro ang magkapatid na may kaugnayan ang mag-asawa sa naunang dalawang pagpatay. Samantala, nalaman na ng mag-asawa ang tunay na pagkakilanlan ng magkapatid. Sa puntong ito, alam nila na imposible na silang makatakas at ang tamang paraan ay sirain ang mga ebidensya. Nagmamadaling kinuha ni Marisa ang mga taba sa ref at tinapon ito, ngunit pakiramdam niya ay sayang naman ang mga taba, kaya mas mabuti pang kainin niya na lang ito. Nang malapit niya nang kainin ang mga taba, biglang lumitaw si Dean sa kanyang likuran. Nakita ni Dean ang lahat at tinali si Marisa sa isang upuan. Itinanggi ni Marisa na siya ang killer at sinabi siya ay isa lang fish taco, aka tagapagsipsip ng taba. A fish taco. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng taba, matutulungan niyang magbawas ng timbang ang mga tao at mapapakain niya rin ng kanyang sarili. Kanyang pinahayag na hindi niya sinaktan ang sino man, ngunit sino ang suspect sa dalawang pagpatay. Lumalabas na ito ay ang kanyang kapatid na si Alonso, na madalas ay hindi mapigilan ang kanyang pagkagutom. Nagpakahirap ang mag-asawa na maipatayo ang spa at ayaw nila itong masira dahil lang kay Alonso. Nagpa siya si Larry na tanggalin sa trabaho si Alonso at sinabihan siyang mag-impake na ng kanyang gamit. Sa sandaling yun, saktong napadaan si Sam at nakarinig siya ng sigaw mula sa kusina. Pumasok siya sa kusina at nalamang pinatay ni Alonso si Larry. Nang malaman ni Marisa na patay na ang kanyang asawa, napahagulgul siya sa sobrang sama ng loob. Sa mahabang panahon, ang mag-asawa ay tahimik na namuhay kasama ang mga tao dahil silang dalawa ay sumusunod sa iisang prinsipyo at ito ay ang pagkain lamang ng sapat para mabuhay. Sa kabilang banda, ang kanyang kapatid na si Alonso ay walang pakialam at minsan ay muntik na mapatay ang isang kliyente dahil sa pagsipsip niya ng sobrang taba.
Kinailangan siyang pagtrabahuhin ni Marisa sa may kusina at pinapakain lang siya ng taba mula sa garapon. Ngunit hindi makontrol ni Alonso ang kanyang sarili, kaya naman nagawa niya ang dalawang pagpatay. Upang pigilan si Alonso na pumatay ng mas maraming inosenteng tao, inaalam ni Marisa sa magkapatid kung saan maaaring nagtatago si Alonso. Dinala ng magkapatid ang kanilang kutsilyo at flashlight sa basement at nagpasya silang maghiwalay sa paghahanap. Dahil hindi pamilyar si Sam sa lugar, inatake siya mula sa likuran. Ginamit ni Alonso ang aparador para ipitin si Sam at nahirapan si Sam na itulak palayo ang aparador. Nagmamadaling kinuha ni Sam ang kutsilyo, ngunit wala pa rin siyang laban kay Alonso at muli siyang napatumba sa sahig. Sinubukang magbigay ni Alonso ng isang nakakamatay na atake gamit ang kanyang pansipsip, ngunit buti na lang ay dumating si Dean sa tamang oras at pinutol ang kanyang pansipsip. Nailigtas si Sam samantalang kaagad namang namatay si Alonso dahil sa paggawala ng kanyang proboscis. Pagamat si Marisa ay isa ring halimaw, hindi siya nanakit ng sinumang tao at tinulungan din ang magkapatid na malutas ang kaso, kaya nagpa siya na sila na palayain na siya. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.